Ang lobo ay isa sa kinakatakutan sa kagubatan dahil isa ito sa matuturing na mabangis na hayop. Sa video pong ito ay ating matutunghay ng kwento ng dalawang magkapatid na babae na umano'y pinalaki at inilagaan ng mga lobo sa loob ng 7 taon. Halina't samahan niyo po akong alamin ang kwento pong ito. Buwan ng Oktubre, 1920, sa Midnapore sa isang lugar sa India, ay natagpuan ng magkapatid na babae na nangalang Amala, 1.5 taong gulang at Kamala, 8 taong gulang. Isang gabi noong October 1920, habang si Reverend Robert Singh na isang misyonery na taga-India, habang siya at ang kanyang mga kasamahan ay naglalakad sa gitna ng masukal na kagubatan, ay napansin nila ang kaluskos ng mga dahon at lagatik ng nababali na maliliit na mga sanga. At nang kanila itong tingnan at sisain, ay napansin nila ang isang grupo ng mga lobo na nagtatago sa likod ng masukal na bahagi ng gubat. Bagamat sa mga oras na iyon ay madilim na, subalit na aninag pa rin nila ang kapaligiran dahil sa liwanag ng buwan. At nang isa-isa nang lumabas ang mga lobo, ay may napansin silang dalawang kakaibang nilalang sa bandang hulihan na nakasunod sa grupo ng mga lobo. Bagamat ito'y naglalakad na katulad ng mga lobo na gamit ang dalawang mga kamay at dalawang paa, ay napansin nila na ang mga ito ay hugis at anyong tao. At ang mga kasamahan ni Reverend Robert Singh ay gusto nilang barilin ang mga lobo ng mga oras na iyon. Subalit pinigilan sila ni Reverend Singh na huwag sakta ng mga ito, lalo na ang dalawang batang babae na kasama ng mga lobo. Nang akma nilang lapitan ang mga ito, ang inang lobo ay nagagalit at parang pinoprotektahan niya ang mga maliliit na lobo, pati na rin ang dalawang batang babae. At nang isa sa mga kasamahan ni Reverend Robert Singh na walang ano-ano'y biglang pinana at napatay ang inang lobo. At dahil doon, ay nakuha nila at dinala si Amala at Kamala sa bahay ampunan na pinapatakbo ni Reverend Robert Singh at ng kanyang asawa. At ang maliliit na lobo na kanilang nahuli ay ibinenta ng kanyang mga kasamaan sa bayan. At doon, sa bahay ampunan, si Amala at Kamala ay kanilang nilinisan at pinaliguan. At kakaiba ang kinikilos ng mga ito. Sila ay kumikilos na parang mga hayop o kilos ng isang lobo. Tumatakbo sila na gamit ang mga kamay at paa tulad ng mga lobo. At kapag nilalapitan sila ng mga tao, sila ay nagagalit at ang kanilang mga ngipin ay kanilang nilalabas na tulad na rin ng mga lobo. At ang sino mang magtangkang lumapit sa kanila ay kanilang kinahagat at kinakalmot. At kung pinapasuot sila ng mga damit ng sapilitan ay ito ay kanilang pinupunit. At meron pang isang gabi na sila ay nawala sa masukal na bahagi na nasa loob lamang ng bahay ampunan. At sila ay di mahanap dahil sa kanilang kakayahan na magtago sa madilim at manatiling tahimik tulad ng mga lobo sa isang bahagi ng isang lugar. Tuwing 6:00 ng gabi, si Amala at Kamala ay gumagapang mula sa kanilang higaan at umaalulong sa buwan na parang isang lobo. At ang sabi pa ng mga ito ay hindi man lang pinagpapawisan at kumakain lamang ang mga ito ng hilaw na mga karne na nakalagay sa isang bowl. At ang kanilang mga mata ay matalas at nagkukulay asul sa gabi tulad ng mga lobo. Sila ay mga tao. Subalit sila ay kumikilos ng kilos ng isang lobo. At noong Setyembre 1921, mag-isang taon pagkatapos dalhin ni Reverend Robert Singh si Amala at Kamala sa bahay ampunan na pinapatakbo nila mag-asawa,
nang biglang dinapuan ng matinding pananakit ng tiyan ang magkapatid na si Amala at Kamala at apat na araw silang nawala ng malay. At nung kumaling na silang dalawa, bigla uling dinapuan ng matinding langnat ang mas batang si Amala ng sumunod na mga araw. At ito'y namatay noong araw ding yon sa buwan ng Setyembre taong 1921 dahil sa kidney infection. At lumipas pa ang ilang mga taon sa tulong ni Reverend Robert Singh at ng kanyang asawa at mga kasamahan ng kanilang organisasyon, si Kamala ay unti-unti nilang tinuruan na magkilos tao. Unti-unti nilang naturuan ng magsalita, bagamat hindi nito masyadong nabibigkas at kung mabigkas man, ito'y mahirap maintindihan. Ngunit sa pagtsatsaga ni Reverend Singh at ng kanyang asawa, ay unti-unting kumikilos ng kilos ng isang tao. At bagamat nahihirapan, subalit unti-unti na rin niya itong natatayo at naitutuwid ni Kamala ng bahagya ang kanyang katawan. Bagamat hirap magsalita, ay maaaninag mo sa kanyang muka at kanyang mga mata ang tuwa habang pinakikinggan ang mga awiting pangsimbahan na tinuturo ni na Reverend Singh at ng kanyang asawa. Taong 1928, sa edad na 16, ay bigla na lamang nagkaroon ng misteryosong sakit si Kamala. At hindi makita ng mga doktor kung anong klaseng sakit ang dumapo sa kanya. At inimbitan siyang pumunta sa New York para siya ay masuri sana ng mga dalubhasa. Subalit hindi pumayag si Reverend Singh na si Kamala ay dalhin doon. At noong 14 ng Nobyembre, taong 1929, si Kamala ay namatay sa edad na 17. At hanggang ngayon ay nananatili pa ding palaisipan sa mga tao kung saan nagmula at kung sino ang kanilang mga magulang. At kung paano napunta si Amala at Kamala sa gubat at inalagaan ng mga mabangis na lobo sa loob ng 7 taon. At meron namang ibang nagsasabi na ang kwento nina Amala at Kamala ay hindi totoo at gawa-gawa lamang. Ikaw, anong masasabi mo sa kwento nina Amala at Kamala? Pakicomment na lamang po sa ating comment section. At kung mahilig po kayo sa ganitong mga kwento, sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na i-subscribe po ang aming channel at pakipitik na lamang po ng notification bell para sa susunod pa nating mga video. Maraming salamat po.